lahat ng pipiliin nyo ay nagkakahalagang 10 piso lamang. Ako siguro yung ipagmamalaki ko talaga yung burger steak namin. 5 piso naman po sa rice. Ang mga tinitinda po namin ay all-day breakfast meal na siniserve nga namin on dinner time, like mga hot dogs, ham, tonkatsu, and then yung specialty ko na burger steak na ako mismo yung nagluluto ng sauce. Halagang 15 pesos po mabubusog na kayo dito sa FT Sagedi. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, usually mahirap na makabili ng 15 pesos na kanin at ulam. Hindi din ganun kalaki ang kita, pero kasi mas naisip namin na the more na maliit, pero mas madami yung nakakapag-consume or nagiging customers, lumalaki naman pag naipon. Ipon is the key. Ayun po. Ako din po ay isang food vlogger at ang channel ko naman po sa Facebook ay Queenie Pat Food Serie. 1 year na din kasi ako sa pag-food vlog. So, nag-come up ako sa isang negosyo na pagkain din yung concept. Kaya since na-inspired ako, ito yung mas pinili ko kasi alam kong mas tatangkilikin ng masa at ng community. Nag-come up ako sa ganitong negosyo kasi una sa lahat, hindi ganun kailangan kalaki yung puhunan. At saka mas makikater ko yung target market namin na kabataan. Open kami Monday to Saturday, 7 PM onwards hanggat may supply pa yan. Push lang. Located ang FT Sagedi sa Block 4, Lot 1, Pampano Street, Barangay 14, South Caloocan City. Yung mga ulam namin nagre-range siya ng mga 10 pesos each. Pero dun sa mga dim sum namin, 3 pieces, 10 pesos lang po. Like yung Shanghai, Shomai, and then yung Shark's Fin. Yun yung mga 3-10. Actually po, 11 or 12 na putahe yung siniserve namin. Meron din pala kaming mga dim sum meal, yung katulad ng Shomai, Shanghai, and then Shark's Fin. Sa fried naman, meron kaming itlog, hot dog, cheese dog, yan na mabibili sa amin. Pork tonkatsu, and pinagmamalaki ko din na lahat ng siniserve namin is branded. Ensure kayo na malinis, kasi siniserve ko din to sa mga anak ko. Lahat po ng siniserve namin dito is bagong luto po talaga lahat. At pag nauubos po, nagre-refill po kami ng nagre-refill. Kung ano po yung mga supply na meron pa po kami. Yung pinagmamalaki po kasi namin is yung sauce ng burger steak. Na binabalik-balikan po talaga ng tao. Kaya po viral yung aming munting kainan. Kasi po, quality talaga siya. At yung pag-quality naman talaga yung siniserve mo sa tao, babalik at babalik sila sa'yo. Fried rice namin is more on garlic rice, yan. Bumabalik-balik sila at nagsasama pa po ng iba. Sa na recipe naman ni Mister, may mga timpla siya doon na hindi ko din alam kung paano. May magic. Charot. Ang
madalas na kumain dito sa FT Sagedli yung mga buong pamilya na nagtitipid. Ngayon po talaga buong pamilya. Pumupunta po. Kabataan, estudyante, na talagang saktong-sakto lang yung pera para dun sa kanilang meal. Yun po kasi talaga ang unang-unang tinitingnan ng mga tao, mura at masarap. Hi, ako si Queenie Patricio. Dalawa po kami ng asawa ko, yung owner ng FT Sagedli. Ako po ang Mr. ni Queenie Pat. Ako po si Edmar Salazar, 33 years old. Isa po sa may-ari ng FT Sagedli. Nag-come up siya sa idea na dalhin ito sa lugar namin dahil na-inspired siya sa mga nakikita niya on social media na nagsiserve ng mga murang pagkain, lalo na sa mga budgetarian people dito sa community namin. Man-man pa lang po as of now yung business. Kasi nakita ko sobrang dami mga bagets, estudyante, since nasa gilid kami ng school. Nag-come up po kami ng idea mag-put up ng business na ganito kasi alam namin na maraming tao talaga dito sa amin, lalo na paggabi. Kasi yun yung naging target market namin since napakadaming bata dito at saka estudyante sa aming lugar. So yun yung talagang kinukup ko from the heart. Tsaka saktong-sakto sa community or sa pwesto namin. Since yung mga bata, hindi naman ganun kalaki yung budget nila when it comes to food. Lalo na mahal ang mga bilihin ngayon. So ito, makakatulong sa kanila yan after school. Budget-friendly. Sa halagang 15 pesos, meron ka ng kanin at ulam. Mga 1 week pa lang siya, since kabataan more on social media. Share sa GC, post sa Facebook nila. So, yung mga barkada nila, ayan, na nai-invite din nila. And then, afterwards, na-feature kami ng isang food and travel vlogger na sa photography na si Viajero si Bes. Kaya mas lalo siyang nakilala sa aming community. Next naman pong nag-feature sa amin si Jodel Doria Vlogs. Yun yung next na talagang pinilahan kami. Talagang nag-trend yung aming kainan. Guys, meron ka mga 15 pesos tapos gusto mong kumain at mabusog. Eto, meron akong nakitang food trip na para sa inyo. So yun na nga guys, dito pala ako sa may Langara, dito sa may Pampano Street. FT Sagedli pala yung pupuntahan natin. Yung kainan na para to guys is nag-serve sila ng 10 pesos na ulam at 5 pisong kanin. Grabe oh, meron sila ditong itlog. Simula noon yan, sunod-sunod na din yung mga food vlogger na pumunta dito at finiture yung aming munting tindahan. Ulam nila masarap. Grabe guys, sa halagang 15 pesos busog ka na dito kasi meron ka ng ulam tapos meron ka pang fried rice. Diba? Ang feeling na ganyan na kadami. Ayun po, masayang-masaya po. Overwhelming po yung kasiyahan namin ng mag-asawa. Is syempre, una, hindi makapaniwala kasi hindi ko naman din inaasahan na talagang magbubuo siya. Dahil din po siguro dun sa sarap po ng aming produkto. Kaya una nga is nasa 4-seater lang yung hinanda namin table kasi parang come and go. Ganun lang yung result pero nagulat ako na yun nga pinipilahan. Syempre masaya, thankful, syempre sa Diyos. Kasi pinaranas niya sa amin ang mag-asawa at talagang iingatan namin to para magtuloy-tuloy pa. Diba, as a food vlogger, dapat consistent tayo sa pag-upload natin sa social media. Sa pagnenegosyo, na ganun din dapat. Consistent din dapat tayo sa lasa at pakikitungo ng maayos sa mga customer.
ayun po, sa napili niyang larangang pagbablog, napakasipag po ng asawa ko. Kasi kahit po madaling araw, nag-i-edit siya, nagbo-voice over. Talagang pag-focus lang talaga. Kung sa food vlogging, sila yung viewers natin, kapag nagnegosyo naman tayo, sila naman yung magiging customers natin. Yung focus niya sa pagbo-vlog and sa negosyo, parehas lang din po talaga. Advice ko sa mga food content creator na balak ding pasukin ang food business, huwag tayong matakot. Kasi kung naipopromote nga natin yung ibang mga food business, bakit hindi natin subukan ipromote yung sarili natin magiging business? Malaking tulong po talaga yung pagiging vlogger ng asawa ko sa negosyo namin. So, yung to promote po yung mga pagkain namin na nasa hapag as marketing, parang naging marketing ano po siya eh, manager ko eh, ganun. Very important sa isang business, lalo na kung mag-business partner yung mag-asawa, is magtulungan at saka magkaintindihan tayo. Siyempre, not all the time smooth ang inyong days sa pagbi-business, pero ang pinaka-importante sa lahat is yung consistent kayo sa goal nyo sa inyong negosyo. Give and take lang po. Kapag may free time siya, tumutulong po siya sa akin. Ako po kasi yung as full-time na nag-handle po ng business. Yung husband ko, dinedescribe ko siya as maasikaso pa din, hands-on, very hands-on siya when it comes sa business. Bali po ang nangyari is ako po sa operations, siya naman po sa marketing. Na halos siya yung nagtatrabaho ng lahat. Sa una nagluluto, pero syempre relyebo kami niyan after niya magluto. Hindi kaya pag-isa lang, kailangan po na may katulong ka. And then nagbaba dito sa tindahan. Ako naman yung sunod na mag-prepare ng mga food na i-refill dito sa tindahan. Ayun po, kailangan po talaga magtulungan para po matupad yung mga gusto nyong mangyari sa buhay. Kailangan po kasi magsipag talaga eh. Hindi po natin pwede iasa sa ibang tao yung buhay natin. Kailangan tayo ang kikilos. Sa food vlogging, sa mga uploads natin, yung viewers natin yung inaalagaan natin. Dito naman sa pagnenegosyo, dapat yung alagaan natin yung mga customers natin. Sa pagtayo ng business, huwag mo muna siyang susukuan hanggat hindi mo pa siya nasusubukan. Hindi agad-agad ang pagiging successful. It takes time po. As business partner na mag-asawa, dapat consistent kayo sa goal nyo para dun sa negosyo nyo. Hindi pa man matatawag na successful. Malayo pa, pero malayo na. Laking tulong po talaga niyan. Sobrang halaga ng pagtutulungan ng isang pamilya kasi Nagbibigay po ng lakas para sa basta makita ko lang po silang okay ng mga bata at saka naasikaso ko sila. Masaya na po ako dun. Dahil sa tulungan naming mag-asawa, dun mo makikita yung suporta nila eh. Kumbaga, sila yung nagiging pundasyon. Hassle lang ng hassle. Tsaka yung nagiging lakas kung bakit kailangan kong tumuloy. Hindi pwedeng matupad yung pangarap kung di mo kikilusan. Kasi meron palang mga taong umaasa sa akin. Huwag po kayo matakot sumugal. Yun po. Kailangan nyo pong subukan. Sumubok muna bago ka sumuko. Sa business po, darating po yung problema. Kailangan nyo lang pong magtulungan at tumapit. Kahit anong problemang dumating, basta magkasama, kayang-kaya.
Yung rice po namin, hindi po siya fried rice. Garlic rice po siya. Kapag sinasaing po siya, may timpla na po siya. Ayun po yung sikreto ng aming sinangag. And isa po yun sa mga binabalik-balikan ng tao. Partner po ang aming chili garlic. Best seller po namin ay ang pork tonkatsu and burger steak. Yung burger steak po, ang sarili pong recipe siya ng asawa ko. Yung pinakasos niya. Kasi yung burger naman, nabibili naman natin yan sa palengke. Trademark po ng hotdog namin is hindi po siya nangungulubot. As is lang po siya. Kung ano po yung hotdog na niluto namin, ganun pa rin po siya kalaki kapag natuyo na siya at hindi na siya masyado mainit. Ang nakaisip ng pangalan ng store namin is yung asawa ko. Ayun po. Bali po, ako po talaga nag-isip ng pinakapangalan namin. Pinakapangalang FT sa Gedly. Ang FT po is food trip. Binaligtad yung gilid, kaya Gedly. Taos puso namin po sasalamat sa mga food vloggers sa pagtulong para makilala yung aming negosyo. Yung sa operation naman po, nakakasama ko yan sa shoutout sa mama ko at saka sa kapatid ko na talagang umaalalay sa amin kasi wala pa kaming nakukuwang helper kasi nag-a-adjust. Nile-learn pa lang namin yung process ng pagninegosyo ng pagkain. Guys, aside na invite ko kayo dito na pumunta sa aming munting kainan. Gusto ko din po sana i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Queenie Pat Food Serie. Ganon din po sa TikTok. Doon ako madalas mag-upload ng mga food reviews ko. Yan lang. Thank you!